welcome back again sa YouTube channel ni Lola Kikay! Nandito naman po ang Lola Kikay upang magbahagi ng mga kakikayan! Para lagi tayong bonggang-bonggang kabog na kabog sa kagandahan! At kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, ano ba hinihintayin nyo? Mag-subscribe na! At i-click na po natin ang notification bell para laging updated sa aking mga videos. Heto nga at excited ang Lola Kikay nyo dahil sabi bago tayong re-reviewin na pang-rebound! Sya! Tara na! Ako po si Lola Kikay. Kung ang hilig niyo po ay pagpapaganda at kakikayan, bisitahin niyo lang ang aking YouTube channel. Dahil ang aking mga content ay nagbibigay ng mga tips, tutorial at iba pa. Tara, mag-subscribe na kay Lola Kikay. First step, syempre dapat i-analyze muna natin ang buhok ng ating kliyente. Tuwa niyo na po ang previous rebonding ng kanyang hair. Ito pong gagamitin natin sa kanyang pang-rebound, Bremod Jojoba o hair rebonding. Hindi lang po natin siya i-rebond, syempre mag-hair color na rin tayo. Bonggang-bonggang treatment na Brazilian blowout. So, abangan niyo ang kanyang hair transformation. So, ayan po ang ating model, hindi po yan naman ni King. At sabi ko sa kliyente ko, bago siya pumunta rito, syempre mag-shampoo na siya ng todo-todo sa kanyang hair. At huwag mag-conditioner. Shampoo lang or bareta, pwede na. May clarifying shampoo, mas maganda para mabilis magbukas ang ating cuticle hair. Mas mapapabilis ang pag-react at paggapit ng gamot sa kanyang hair. So, heto na po at nagsisectioning na po tayo. Napakahalaga po ang maayos na pagsisectioning sa hair. Para maayos natin at pantay-pantay na malalapatan ng gamot na pang-rebound ng kanyang hair. Siyempre, huwag kalimutan na maglagay ng ear cover sa kanyang tenga para protection sa kanyang skin. So, heto na po, rebonding number 1. Bremod Jojoba or rebonding. Set A. So, heto na po, kumuha lang po tayo ng bahagya. At pag kinulang, magdagdag na lang po. Kaya na lang po mag-adjust. One year na po mahigit ang previous rebonding ng kanyang hair. Ang kulay ng buhok niya ay kupas na rin po. At dry din po ang kanyang hair. Po sa kanyang hair ay chemical treated na po. Kaya, mas tolo ingat tayo para may iwasan po ang damage. Kumuha lang po tayo ng bahagyang manipis na buhok. At ang papahiran lang natin ng gamot na pang rebond muna ay ang regrowth hair. Yung mga bagong sibol. Iwasan lang po natin na hindi sumayad sa anit. 1 or 1.5 inch away from the scalp. Pag sumayad po yan, pwede po mag-cause ng pagkalbo ng buhok ng ating kliyente or pagkairita ng kanyang skin. At i-massage-massage. Para mas malaking tulong na bawat hibla talaga ay malapatan ng gamot. Kailangan na mahabang pasensya at focus sa ating ginagawa. Kumbaga sa mga ng tender loving, o diba? Ayos ang ating trabaho na may pagmamahal, syempre magiging maganda ang resulta ng ating pagre-rebond sa ating kliyente. Magiging happy sila sa ating trabaho. Heto, tapos na po tayo magpahid ng rebonding number 1. At mag-i-spray po tayo sa laylayan dahil chemical treated na po ang kanyang laylayan. Kung bumaba man po ang gamot sa laylayan ay hindi po ganun ka-concentrated or katapang para po maiwasan ang damage sa buhok. Kaya ang masasabi ko po, huwag po kayo mag-DIY. Pakadelikado po kasi ang pag-rebond. Pwede po ma-damage ang ating hair kung wala po tayo alam. Kaya po, mas maganda, sa salon na lang po tayo pumunta. Or sa kakilala natin na talagang marunong mag-rebond. So, ibabad lang po natin ng 25 to 30 minutes. Then, i-check po natin. So, heto, naka 25 minutes na po siya. Nag-i-strand test po tayo. So, ayan, medyo nag-elastic na. So, pwede natin ibaba ang gamot sa laylayan ng kanyang buhok. At habang binababa natin ang gamot sa laylayan, gre-reapply din po tayo ng gamot na pang-rebond. Just to make sure talaga lahat ay nalapatan ng gamot. Siya nga po pala. Baka gusto niyo pang panoorin at ipapop up na lang po niya sa screen. May mga videos ako na mga na-review ko na iba't ibang klaseng gamot na pang-rebond. Heto po at pagkatapos natin ibaba ang gamot na pang-rebound sa laylayan, wait lang tayo ng 15 minutes. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na rin po kayo, like and share na rin po at turn on the notification para laging updated sa aking mga videos. So ayan, after 15 minutes, mag-i-strand test ulit tayo sa mga dulo-dulo. So ayan, okay na po. So umabot din tayo na mahigit 1 hour. So heto, naanlawan na po natin siya. Hindi po tayo gumamit ng anumang shampoo or conditioner. Tubig lang po ang pinambanlaw natin sa kanyang buhok. Sunod po natin gagawin ay i-blower po natin ang kanyang hair. Tuyin po natin 100%. Napakahalaga po kasi natuyon-tuyo ang kanyang buhok para mas madali siyang hagura ng plancha. Para tamang init na aakma sa kanyang buhok nang maiwasan ang pagkakaroon ng back jab. Para po sa tips at idea at technique, number 1 po, ayos po ang pagpaplancha natin sa buhok at yung init. Heto na po, na-sectionin na po natin ang kanyang hair. Lagi ko sila sabi na maayos dapat po ang pagsisectionin para maayos po natin magagawa ang ating trabaho. So hayaan po, kumuha lang po tayo ng bahagyang manipis na buhok. Para mas pinan natin mauunat ang kanyang hair pag manipis. Bigyan natin ng damdamin ng paghagod sa pagpaplancha ng buhok.
para po sakto ang tamang init na lalapat sa kanyang buhok. Mapapansin naman po nyo yan. Habang hinahagod nyo ng plancha, makikita naman nyo na nagpipino siya, kumikintab at nai-straight. At wala naman pong bilang ang paghagod. Kaya po dapat talaga ay focus tayo sa ating ginagawa. Talas ng mata at pakiramdam. At alam natin ang ginagawa natin. Na ano dapat ang maiwasan para hindi magka-problema at maging maayos ang resulta ng ating pagre-reband. So, hayan po, dire-diretso lang po hanggang sa matapos natin ang kabuuan ng kanyang hair. So, heto na po at patapos na po tayo. Pagkatapos po nito, susunod man po natin ay rebonding number 2 na. Set B. Pagkatapos natin planchain ang kanyang hair, so, hayan, pahingin lang po natin ng 5 to 10 minutes at palamigin ang kanyang hair. At habang pinapalamig natin ang kanyang hair, ready na po natin ang susunod natin gagawin sa kanya. Mag-hair color po tayo at magre-rebonding 2 na po tayo. So, heto, ihanda po muna natin ang pangkulay. Ashley 677 Light Chestnut Brown. At ang developer na 6%. Kung mapapansin nyo, mababa lang po ang ginamit kong developer dahil marami po siya kasing puting buhok. Kaya 6% lang po. At kung anong dami pong pangkulay na nilagay natin, ay siya rin pong dami ng developer ang ihahalo natin. Kumbaga, 1:1. So, heto na po at isunod na po natin ang developer. Ayan, 6% lang po kasi marami po siyang puting buhok. At i-mix lang po natin maigi para mag-blend po ang pangkulay at ang developer. So, maganda ang kakalabasan ng pangkulay pag maayos natin na i-mix silang dalawa. Para na rin po sa dagdag tips at idea, pwede po natin i-mix ang rebonding number 2 sa hinanda po natin pangkulay. Heto pong ginagawa ko ay base po sa aking experience at nakasanayan. So, heto na po, nagsasalin na po tayo. At pagkatapos natin masalin, syempre, i-mix lang natin silang maigi lahat. Halo ng halo ng halo para mag-mix ang lahat ng pinaghalo-halo natin. O siya, okay na, ready na tayong magpahid ng rebonding number 2 at hair color sa kanyang buhok. So, heto na po, na-sectioning na po natin, na-divide na po natin sa apat. So, syempre, pag maayos ang pagsisectioning, na mas mapapadali ang pagpapahid natin ng gamot at pantay-pantay. Bahagyang manipis lang kuha natin ng buhok para nakakasigurado ay lahat ay mapahira ng gamot. So, ayan, dire-diretso lang po ang pagpapahid hanggang sa matapos natin ang kabuuan ng kanyang hair. Ayan, tapos na po natin mapahira ng kabuuan ng kanyang hair ng rebonding number 2. So, ayan, wait na lang tayo ng 25 minutes to 30 minutes. At pagkatapos, banlawan po natin. So, nakalipas na po ang 30 minutes. Ito na po, naanlawan na po natin ang hair niya. Hindi po tayo gumamit ng anumang shampoo or sabon. Tubig lang po pinang-unlaw natin. So, ayan, i-blower lang natin ng bonggam-bonggam blower. At pagkatapos ito ay magbabrazil ang treatment na po tayo para lalong gumanda ang kanyang hair. Kaya nag-sectioning na naman po tayo. Dahil magbabrazil ang blowout po tayo, mag-treatment po tayo sa kanyang hair. At heto pong gagamitin natin sa kanya, Brazilian Blowout Keratin Treatment. Medyo matapang po ang amoy at medyo masakit sa mata. Kaya alalay lang po. At pwede naman po magdagdag kung sakaling kukulangin. Kaya dire-diretso lang po ang pagpahid ng Brazilian Blowout Keratin hanggang sa matapos natin ang kabuuan ng kanyang hair. So heto, napahiran na po natin ang kabuuan ng kanyang hair ng Brazilian Blowout Treatment. At ibabad lang po natin siya ng 1 hour. At pagkatapos natin ibabad ng 1 hour, i-blower po natin. At heto na, magbablower na po tayo. I-blower lang po natin maigi. Pagkatapos ito ay isisil po natin plancha ang Brazilian Blowout Keratin sa kanyang hair. Heto, habang isinisil ko na ang Brazilian Blowout sa kanyang hair, heto si ate maluha-luha sa gamot na pang Brazilian Blowout. Totoo naman talaga, matapang talaga sa mata at pang-amoy itong Brazilian Blowout na to. Pero okay na, tiis ganda ate. Importante rin kasi talaga ang treatment sa mga nagpareband. Hindi talaga maiwasan na mag-dry dahil nga sa pagkakahagod sa plancha. Masasabi ko po dito sa Bremod Jojoba o hair rebonding, okay siya, madali mag-react ang gamot at very spreadable naman siya. Kita naman niyo po ang result, bonggang-bongga, kabog na kabog, ang ganda ng pagkakareband ni Lola Kikay. At pati ang hair color, bongga. Alam niyo ba na mas lalong pupusyaw ang kulay nito pag nasa labas tayo? So sa mga viewers, pa-like and share na rin po natin upang mapanood ng iba at nagamit nila sa kanilang pangkabuhayan. Kaya sa munting pag-share natin, baka makatulong tayo. At don't forget na mag-subscribe, like and share, and turn on the notification para laging update sa aking mga videos.